Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa atin pong lahat. Solidad clap po para sa Panginoon. Sa gabing ito ng pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos, tayo rin po ay nasa huling araw ng pagnonobena para sa kapistahan ng Mahal na Birhen ng Soledad. 9 days. At marahil, no, ngayon nga na sasalubungin natin ang panibagong taon, 2023. Pero yun yun, no? Nakaabot tayo ng 20. Hindi ko pa alam, no? Kasi may oras pa. Kung aabot ba tayo ng 2023? Kasi kanina talagang, di ba, no? Sabi nga, biglang nagsulputan sa ating mga Facebook, Instagram, o kung anumang social media na natapos na ang buhay ni Pope Benedict. At talagang para bang sa pagtatapos ng taon, ito yung huling araw ng kanyang buhay at doon na siya, no, sa panibagong buhay na. Hindi natin alam. Pero kailangan natin ipagdiwang ang buhay. Kailangan natin ipagpatuloy ang buhay. Buhay na puno ng pag-asa, buhay na puno ng pag-ibig. Maya-maya lang, maririnig na natin ang mga putukan para sa pagsalubong ng bagong taon. Bagong taon. Ang kalendaryo nagbabago. Bakit ikaw hindi ka nagbabago? Ha? O kaya naman, buti pa ang katawan mo, nagbabago ang hugis. Pero bakit ang ugali hindi nagbabago? Lagi kasi external, no? External yung ating gustong baguhin. Pero ang laging paanyaya naman sa atin, yung kalooban, ang kailangan binabago. Balikan ko lang po, no? Alam niyo yung kwento, bakit may mga paputok? Ha? Alam niyo pa ba yung kwento kung bakit may paputok tayo at naging tradisyon na natin na kapag salubong ng bagong taon, parang sinasabi, mas malakas na putok, mas maganda. Hindi sana, hindi na tayo naligo lahat para mas malakas ang putok. No. Pero sa kultura, kasi hindi naman talaga ito atin. No? Inadapt na lang ng lahat ng bansa ang paraan ng pagdiriwang. Although yung iba, nagbabalik sa kung anong dapat na pagsalubong ng bagong taon. Pero dati, ang paputok, hindi po ako historian, no? Pero ito ay nadinig ko lang sa mga marites, no, sa mga chismosa. Pero pwede naman mapagnilayan na mabuti. Pero sabi kasi nila, no,
Ang paputok, kaya nagpapaputok ang mga Chinese, ito ay panlaban sa masamang espiritu. Napanood niya ba yung panda? Kung Fu Panda? Di ba yung nung kalaban nila yung peacock? Di ba ang imbento ng paputok? Di ba no? Panakot kasi. Panakot sa masamang espiritu. So, mas malakas na putok, mas tanggal ang espiritu o yung masamang espiritu na nandiyan dyan. Kaya lang, nawawala sa paligid. Nasaan ang espiritu, ang masamang espiritu? Nasa tao. So, dapat ang paputukan, tao. So, mas malakas na putok, edi mas mabait na ang tao kinabukasan. Pero, tinan nyo, mayroon din namang sense, no? Kaya lang, dahil nga madalas, gawa lang tayo ng gawa nang hindi tayo nag-iisip, kaya sunod lang tayo ng sunod sa angos, namumblema pa ang karamihan kung papaano at saan kukuha ng perang pambili ng paputok. Eh, simpleng kumuha ka nga lang ng takip ng kaldero, magpak-pak-pak-pak-pak, okay na eh. Kaya lang, kailangan talaga palakihan ng paputok. Tapos mamaya, iiyak na kasi sunog na yung bahay. Nandamay pa. Walang magbabago sa atin kahit gaano pa kalakas ang paputok na sindihan mo kung hindi ka magbabago ng iyong pag-iisip, ng iyong disposisyon. Kaya nga dito, no, anong narinig natin nung sabi sa Ebanghelyo, ngayon na pinagdiriwang natin din itong kapisahan ni Maria na dapat nating matularan, ano yung kakaiba o pinagkaiba ni Maria sa atin ngayon na sasalubong tayo ng bagong taon? Si Maria, ang birhen ng solidad, ang larawan o ang imahin, nag-iisa. Pero hindi ibig sabihin nag-iisa, malungkot. Yung iba, tamang emo lang. No? Hindi ko nasasalubungin ng bagong taon, mag-isa lang naman ako. Anong problema sa mag-isa? Pwede ka naman mag-isa talaga nang hindi ka nagmumukmok. Dahil katulad ni Maria, pwede mag-isa siya, pero siya po ay nag-iisip o dito po ang ginamit, no? Pinagbulay-bulay. Nag-discern. Nagre-reflect. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, try mo ring mag-isip. Yeah. Try nyo din. Baka kasi nakalimutan na natin mag-isip dahil nga sa technology ngayon, lahat click lang ng click. Eh, hindi na nag-iisip. Kung ano makita sa Facebook, sa social media, click lang ng click, share lang ng share. Na hindi alam, hindi mo na nag-iisip ano magiging implication yan. Kapag sinare mo yan, kapag nalagay yan sa profile mo, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, try mong mag-isip ngayong 2023. Kasi, di ba? O sige, balikan natin. Anong pinanggalingan ng problema mo ngayong 2022? Bakit ka nagka-problema ng 2022? Wala na, hindi mo na mababago yan. Nangyari na yan, andyan na yan. Bahagi na yan ng history mo, ng kwento ng buhay mo. Huwag mo nang piliting balikan pa para baguhin. Babalikan mo lang yan para matuto ka kung ano yung aral na dapat mong matutunan. Na ngayon sa 2023, gagawin mo ba ulit? Kahit ano pang wish o New Year's resolution ang gawin mo, pag hindi ka nag-isip at hindi mo pinag-isipan yan, wala din yan. Ano? Ano, AJ? Eh, gusto nyo naman na maging masaya, no? Ang pagsalubong o ang pagpasok ng bagong taon, eh di mag-isip ka. Yun lang naman yun. Parang, di ba, minsan, hindi kailangan ng
Oh, hindi naman tayo KJ, ha? Hindi tayo KJ. Hindi naman bawal. Kung gusto nyo magpaputok, okay lang yan. Pero ang sinasabi ko lang, dapat malaman mo kung ano yung dahilan. Kasi kahit anong pa-fireworks mo dyan, tapos hindi ka naman talaga nag-iisip ng buhay mo, hindi mo pinag-iisipan ng buhay mo, sasabihin, malas ang 2022. Tapos wala ka naman gagawin sa 2023, pareho pa rin. Nung last year, nasa Quiapo pa ako ng January, no? Ano ba? Kailan ba ako nagkasakit noon? 31. December 31, nakakaramdam na ako ng siguro mabigat na yung katawan, no? Sa pagod, kasi nga yung pagdadala ng Nazareno sa iba-ibang probinsya, sa unguling biyahe, Baguio, pag-uwi ko dito sa Manila, medyo mabigat na, kailangan pang ilabas ang Nazareno doon sa Thanksgiving procession. Pagtapos noon, kinabukasan, bigat talaga. January 1, wala na, may lagnat na, may COVID na. Oh, anong gagawin? Pag may COVID, isolate. Quarantine. Ano nangyayari kapag quarantine? Mag-isa ka lang. Ilang days? 21 days. Nagsiselebrate ang lahat. Fiestang fiesta. Ako, mag-isa sa kwarto. Pero, iyon ba ay pwede sabihin, problema? Iyon ba ay, ba naman Lord? Pinabayaan mo ko, Lord? Hindi. Kasi alam nyo yun, di ba yung luxury na rin, di ba? Luxury na rin, mahal yung gusto mong mapag-isa, yung lalayo ka, hindi po masamang bigyan mo ang iyong sarili na mapag-isa. Kasi doon ka makakapag-isip ng tama. Hindi porket nag-iisa ka, mag-isa ka. Kasi kasama mo ang Diyos kung iisipin mo lang talaga yan. Pero mo mag-isa ka lang sa kwarto, anong gagawin ko dito, Lord? No, square lang yung kwarto. Ano, iikot-ikot ako ng ganun. Baka masiraan na ako ng ulo. Pero hindi eh. Doon mas pinakita kung ano ang dapat na gawin. Kasi alam nyo, nung sa Quiapo po, sabihin na natin, medyo nakilala po ako sa Quiapo. No? At siguro isang pagmumulat din ng Panginoon, no, ng Nazareno na, hinay-hinay, baka makalimot, lumaki ang ulo mo, kasi fiesta, pag fiesta, laman ako ng TV, laman ako lahat ng mga interviews, mukha ko ang nasa TV. Pero yun yung isang pagninilay na, no, na-realize ko na, nga, no, hindi ito tungkol sa akin, tungkol ito sa Diyos. Matutuloy at matutuloy ang fiesta kahit wala ako. So siguro, ang gusto ng Diyos, diyan ka muna. Pahinga ka muna. Mag-isip ka muna. Kaya ako nagkaroon ng pagninilay sa unang pagbasa. Doon sa YouTube, no? Sabi ko, ano gagawin ko dito? Okay, sige. Dasal tayo ng Bible. Mag-reflect tayo. Laging yun, pag hindi, yung akala natin pangit na karanasan, hindi. May magandang mangyayari dyan. Kailangan mo lang talagang pagtuunan ng pansin, no, Lord, ano ang nangyayari? Ano ang gusto mong mangyari? Sa sitwasyong ito, paano mo ko gagamitin? Walang pangit na nangyari sa 2022. Kahit na nasaktan ka pa, ha? Kahit namatayan ka pa, hindi yan pangit. Yan ay isa ng biyaya kung babalikan mo lang, na may pagpapasalamat natin sa Panginoon, lalo tigit ngayong huling araw ng taong
2022 at bukas maya-maya lang panibagong simula na sana masabi natin salamat sa Panginoon. Sa lahat-lahat, salamat. Hindi pwedeng matapos lang ang putukan, tapos ikaw lasing, ikaw nag-party-party nang hindi ka nag-isip. Sabayan mo ng mas malalim na pagninilay ang pagsalubong natin sa 2023 para nang sa ganon, mas maramdaman natin yung kapayapaan na nais nating maramdaman. Amen?